Pinanumbalik ni Kristo ang isang mag-asawa. Si Annabella ay umiiyak na lumayas sa kanilang tirahan at gulong-gulo na nagpalaboy-laboy sa mga kalsada ng Cochabamba, Bolivia. Ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay nasira at walang kapayapaan sa kanilang tirahan. Apektado ang kanilang dalawang anak na babae sa kanilang araw-araw na bangayan at hindi niya na ito natiis pa. Hiwalayan na lamang ang nag-iisang naiisip niyang paraan para sa problema niya. Habang walang patutunguhang naglalakad si Annabelle, bigla niyang naalala na kanyang narinig kung saan na ang mga Seventh-day Adventists ay nag-aalok ng isang programa para sa kagalingang espiritual. Kabilang si Annabelle at ang kanyang pamilya sa ibang simbahan, ngunit sa pagkakataong iyon, siya ay nagdesisyon na humingi ng tulong sa lokal na simbahan ng Adventista. Sa simbahan, pinakinggan ng mabuti ng pastor si Annabelle sa kanyang pagdaing ng kanyang mga problema sa tahanan. Noong matapos si Annabelle, kanilang pinagdasal si Annabelle at ang pamilya nito. "Tanging si Jesus ang makakapagligtas ng iyong relasyon sa iyong asawa," sabi ng pastor. Matapos ang kanilang pagdarasal, pinangako ng pastor kay Annabelle na siya ay bibisita sa kanilang tahanan. Kinabukasan, dumating ang pastor sa kanilang bahay at inalok sila ng counseling. Pumayag ang asawa ni Annabelle sa counseling. Sinimulan nila ang kanilang counseling session ng isang panalangin. "Mahal naming Diyos, pakiusap po. Bigyan ng pagbabago ang aming tahanan," panalangin ni Annabelle. Sa pangungunan ng pastor, kanilang binuksan ang kani-kanilang Biblia at nagsimula sila ng isang pag-aaral. Lumuha ng matindi si Annabelle sa kanilang unang counseling. Alam niyang kailangan niyang isuko sa Panginoon ang kanyang buhay. Ngunit habang kanyang pinakikinggan ang kanyang asawa, maiinit na salita ang biglang pumasok sa isip niya. Para bang imposible? Makalipas ang ilang araw, muling bumisita ang pastor sa kanilang tahanan upang mangaral at magbigay ng counseling sa kanilang pamilya. Nanalangin sila at hinikayat ng pastor sina Annabelle at ang kanyang asawa na iwanan na ang nakaraan at mag-move on. Kanyang pinayuan sila na mas maging matyaga at mapagparaya. "Aming mahal na Diyos, pakiusap po, bigyan ng pagbabago ang aming tahanan," panalangin ni Annabelle. Nang matapos ang counseling, isa sa mga anak ni na Annabelle ay nagpahayag ng kagustuhang magpabinyag. Inimbitahan ng pastor ang kanilang pamilya na dumalo sa Sabbath worship ng lokal na simbahan ng Adventista. Sila ay dumalo at ang kanilang anak ay nakilahok sa Pathfinder Club. Di nagtagal, siya din ay nagpabinyag. Dumating ang panahon ng pandemic at ang mga awtoridad ay nagpatupad ng mahigpit na quarantine sa loob ng 3 buwan. Nang matapos ang quarantine, hindi pa din pinapayagan ng mga simbahan na muling magbukas at ang mga worship services ay nanatiling online. Hindi naging hadlang ang COVID sa pagdinig ng Panginoon sa mga panalangin ni Annabelle. Malaki ang pinagbago ni na Annabelle at ng kanyang asawa. Talagang pinagpala sila ng Panginoon. 11 months matapos ang paglalayas ni Annabelle, siya ay nabinyagan kasabay ng kanyang asawa at anak. Pinanumbalik ng Panginoon ang kaayusan sa tahanan nila Annabelle. Nagbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon si Annabelle sa pagmamahal at awa na pinaranas sa kanila. Nais niyang maghikayat din ng ibang pamilya na dumipende sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Walang imposible sa Diyos. Laging unahin ng Panginoon at gawin ang kanyang mga kagustuhan. Tapat ang Diyos at siya ay ligtas na kanlungan para sa lahat ng pamilya na nagtitiwala sa kanya, sabi ni Annabelle. Parte ng 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makatutulong sa pagbubukas ng bagong simbahan sa Cochabamba, Bolivia. Maraming salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog.